So ito na nga guys, ang lagi niyo tinatanong sa akin, pwede bang wag nang mag-blower kapag nagba-Brazilian blowout? Well, ang sagot ay... Hello! It's Lolly! Welcome back to my channel. So for today's video guys, i-review natin itong KERASHEEN Brazilian Keratin Blowout. If you want to know kung paano siya gagamitin, please keep on watching! Lollipop, lollipop, oh, lollipop. Alright guys, so before we jump into the video, don't forget to hit the subscribe button down below and click mo na rin yung bell button beside it so you'll get notified whenever I upload a new video. So guys, ang brand na gagamitin natin ngayon ay tinatawag na KERASHEEN. It's a Brazilian blowout set na meron siyang clarifying shampoo, meron yung mismong keratin niya, and meron siyang maintenance na conditioner. Iwanan ko rin sa description box below yung links kung paano niyo siya makukuha. So guys, alam niyo naman na marami na akong Brazilian blowout videos na nagawa in the past, and yung application nito ay halos pare-pareho lang. Kaya hindi ko na siya masyadong i-detail pa sa video na ito. Kung gusto niyo tignan yung iba ko pang mga videos, ilalagay ko sa taas yung playlist ko para makita niyo rin yung ibang brands na natry na natin. So without further ado, let's go to the application. First of course is using a clarifying shampoo. Kakaiba tong clarifying shampoo ng KERASHEEN kasi sinabi sa instructions niya na hindi mo kailangan lagyan ng shampoo yung ends mo. Just concentrate sa root part. Kaya yun yung ginawa ko. After that, you have to squeeze out yung excess water and towel dry your hair para ready na siya doon sa treatment. Apply the keratin sa buhok mo and work your way up. Start lagi sa ends and huwag mo siyang paaabutin doon sa anit mo. Nung ginagamit ko siya, medyo matapang yung amoy niya and nagkakaroon siya ng sting, lalo na kapag malapit siya sa aking face. Guys, ang lagi yung tinatanong sa akin, pwede ba nating skip yung blower kapag nagba-Brazilian blowout? Well, dito sa KERASHEEN, kasi medyo malabnaw yung consistency ng kanyang treatment, ang dali niyang natuyo sa electric fan. So, the answer is yes, pwede mong skip ang blow dry as long as yung ginagamit mong product ay hindi masyadong malapot para mabilis mo rin siyang matutuyo. Since ang electric fan ay hindi gumagamit ng heat, hindi ako nakaramdam ng sakit or sting sa mata habang tinutuyo ko siya. So once 100% dry na ang hair, it's time for you to iron it. Etong step na to, hindi mo to pwedeng skip. Hindi katulad ng blow dry. Kasi dito mo malalock in yung keratin sa iyong hair cuticle. After 48 hours, binanlawang ko na yung hair ko and as you can see, medyo bagsak pa rin siya. Pero nagkaroon na siya ng volume, hindi na siya ganun ka-flat. Katulad nung after mo siyang gawin, wave na siya, hindi na siya yung katulad ng rebond na flat na flat. Kasi nga guys, ang ginagawa natin ay treatment lang. So, more on sa lambot part. Kasi itong part na to, diba, na-bleach ko siya uli. Ayan, nasusuklay ko siya ng kamay ko, hindi siya matigas. Parang feeling healthy uli yung buhok ko kahit ilang beses ko siyang dinadamage. So, that's it for this video. I hope you like it. If you have any questions or suggestions, please leave it in the comment box below. And I'll see you next time. Don't forget, smile! There's always a reason to be happy. Bye!